Alright! Yan! Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, mula nung binanggit ko itong si Frank Miano na ito, si Franklin Miano na ito, hindi na ako tinigilan na ng YouTube Shorts mga kabatas natin, tsaka yung Facebook Reels na ito na ibalandra sa mukha ko yung mga words of wisdom niya mga kabatas natin. Ang kulit. Ngayon, mga kabatas natin, meron na naman dyan sinabi dito. Alam nyo, ito lang ha, mga kabatas natin. Ito ang pinaka-red flag. Speaking of red flag, kasi pinag-usapan natin kanina, red flag eh. Pag kandidato, mga kabatas natin, ang pinaka-red flag sa mga kandidato, okay? Ang pinaka-red flag sa mga kandidato, sinabi nga ni Vico Soto, ay yung gumagastos ng malaki. Diba? In preparation sa elections. Okay? Alam niyo ang pinaka-red flag sa isang fake guru. Mga kabatas natin, yung mga fake gurus ngayon, mga millionaire, mga young millionaire, mga successful BS nila. Alam niyo kung ano yung pinaka-red flag. Ang pinaka-red flag dyan, yung nagbebenta sila ng online course. Okay? Kung nagbebenta sila ng online course, mga kabatas natin, red flag yon. Malaking red flag yon. O tignan natin itong si Frank Miano dito mga kabatas natin doon sa mga BS niya dito, no? Let's go. Ka, wala kang matutunan dyan na pagiging entrepreneur. Mas maganda, yeah. Matuto ka na lang. Sandali, ba't nawala? Ito. Oh. Yan. Go! Go! Okay na. Ready na. Ready na. Ayaw. Hello. Meron akong kaibigan na pinadrop ko sa college. Kasi okay. Doon pa lang mali na. Meron akong kaibigan na pinadrop ko sa college. Ba't mo pinadrop sa college? Ibig sabihin, hindi mo kaibigan yun. Ay, si Idol Millionaire. Wala. Sinadjust sa akin eh. Kayo eh. Sinadjust sa akin eh. Meron akong kaibigan na pinadrop ko sa college. Ibig sabihin, hindi mo siya tinuturing kaibigan. No? O, tignan mo, malalaman natin kung bakit. Isipin mo, ilang taon siya? Itong tao na hindi nag-college, tapos ipapadrop mo yung kaibigan mo sa college, tapos tinuturing mo pa siyang kaibigan. Ilang taon to? 24 years old. Ngayon, ginugol ko eh, parang 22 siya nung 2022 eh. Oh my goodness. Proud pa siya niyan, ha? Meron siyang tao na sinira niya yung buhay. Oh, hindi ako nagbibiro, mga kabatas natin. Siya mismo yung tetestigo doon sa kanyang pagsira ng buhay doon sa pinadrop niya ng college. Let's go. Kasi gusto niya daw maging entrepreneur. Pinadrop ko siya. Okay. Gusto niya daw maging entrepreneur. So, pinadrop niya agad, ha? Kasi sinabi lang nung kaibigan niya, gusto kong maging entrepreneur. Diba? So sinabi ng kaibigan niya, "Hey, idol, millionaire, you're a very expensive person. Your clothes are more expensive than your ugali." Paano ba nila sinasabi yun? Oh, pinadrop niya. Sige, pinadrop mo. Kaibigan mo yun, ha? Ah, sige. Bakit? Kasi mag-drop ka, wala kang matutunan dyan na pagiging entrepreneur. Wala ka daw matututunan sa pagiging entrepreneur sa college. May kurso tayong ganon. Okay. Oh my goodness. Doon pa lang, barado na. Pero tignan natin. Mga kabatas natin. Mas maganda, matuto ka na lang sa pag-build ng business. Nakita niyo yun. Sabi niya, mag-drop ka na lang. Matuto ka na lang sa pag-build ng business. Mag-drop ka. Hindi ka matututo ng entrepreneur. Sabi ni ano dito, sabi ni Kayo, hindi niya na lang pina-shift sa entrep. Baka siya yung ano, guardian nga. Kaya yan. So hindi niya pinag-shift sa entry na course. Pinadrop niya talaga. Well, that's not the worst. That's not the worst. Tignan nyo. Kasi the best teacher is experience. Okay. The best teacher is experience. Well, pwede. Di ba? Ang ganda pakinggan. Sige, mag-drop ka na lang.
Ngayon, na-experience mo nang na-drop. Ano natutunan mo dun? Natuloy natin. Nag-drop siya. After a year, bumalik siya sa pag-aaral. Nag-drop siya. Kasi, pinadrop mo. After a year, binalik siya. Bumalik siya sa pag-aaral. Bakit? Aral. Sabi ko, bakit bumalik? Akala mo mag-entrepreneur ka. Hindi niya daw kaya. Tangina, hindi mo pala kaya. Eh, ba't ka nag-drop? Nakita niyo yon? Did you see what happened there? Hindi ko kaya, sabi niya. Tapos, oh, bakit ka nag-drop eh, hindi mo pala kaya? Eh, sinabi mo eh! In the first place, ikaw ang nagsabi ikaw nagpa-drop sa kanya eh! Ikaw nga nagpa-drop sa kanya, di ba? Kasi sabi mo lang, tapos ngayon sasabi mo hindi mo kaya. Eh, bakit hindi mo sinabi muna sa kanya? Itong sasabihin mo na ito, o sinabi mo na ito, bago mo pinadrop yung kawawang nilalang. Oh my goodness. Pinadrop mo, sabi mo, di ba? Joke ka talaga. Kalokohan. Ah, tingnan nyo. Drop, isa yung isang taon mo, sana graduating ka na ngayon. So, ibig sabihin pala. Sino nagsayang ng isang taon niya? Ikaw, kasi pinadrop mo. Hindi mo man lang inalam kung kaya niya o hindi. Pinadrop mo na agad kasi experience is the best teacher. Ang gagawin ko kaya, ano, pag wala na kasi, pinangalanan ko na kaya kasi yung mga anak ko eh. Alam mo, magandang pangalan pag may tao na gusto maging teacher, pangalanan mo ng experience. Tapos, pakuhanin mo ng edok. Best teacher lagi yon kasi ang pangalan niya, oh sir, experience, kumusta po? Ma'am, experience, kumusta po? Di ba nakita niyo kung paano niya niloloko yung tao? Oh my goodness. Wala nun. Mali pala yung payo ko dati na mag-drop ka kagad sa college. Mali daw yung payo niya na mag-drop ka kaagad sa college. Tignan nyo ha. Okay. Huwag ka agad. Mali daw yon. Okay, sige, i-redeem niya ulit yung sarili niya. Mali yung payo niya, okay. Pero bakit mo siya sinisisi? Eh, ikaw yung nagbigay ng payo. Oh, okay. Okay, sige. Ang dapat gawin nila? Ang dapat gawin nila, parang ginawa ko. Nag-aral ako sakali. Wow! Best example. Ikaw ba si experience? Kasi ikaw yung best teacher eh. Di ba maganda yon? Maganda yung ano yun eh. Magandang ano eh. Magandang, naisip ko lang ngayon ha. Magandang, dun sa mga estudyante dito, magandang pick up line. Hindi naman pick up line yun. Hindi pick up line. Magandang, joke siguro. Hindi naman kasi joke eh sa teacher eh. Yung teacher mo, pag gustong-gusto mo siya, ma'am, experience po ba pangalan nyo? Bakit? Kasi you are the best teacher. Di ba maganda yun? Sabi mo sa teacher mo, ma'am, experience po ba yung pangalan nyo? Bakit? Because you are the best teacher. Galing. O, sige, tuloy natin. Sa college. Umabot ako ng second year college. Pero doon ko na na-hit yung first 6 digits or more ko. Pero okay, yun, okay. So, ito. Na-hit niya. Pag titignan nyo yung paliwanag niya, gayahin mo yung ginawa ko. So, umabot ka lang ng second year college. Tapos, i-hit mo yung first million mo. Ha? Tapos, pag na-hit mo yung first million mo, pareho na kayo. Nitong taong ito. Yun yung tamang payo. Huwag mo nang, pag nagkaroon ka ng pera, hayaan mo na ang pag-aaral. Yun ang tamang payo. Oh my goodness. Maging successful sa pagiging negosyante, mag-drop na ako. Pag-drop ko, mas lalo pa akong naging successful. At least. Kasalanan mo yon unang-una, tapos sinisi mo siya. Kung bakit siya nag-drop, eh hindi mo tinignan kung kaya niya, di ba? Ngayon, bumalik siya sa school, sinayang mo yung isang taon. Eh, hindi niya naman kasalanan yun. Tapos ngayon, gayahin ka.
mag-drop pa rin. At least, nag-drop ako, na-sure na ako. Hindi yung mag- Sino ang nagda-drop na sure siya? Ikaw nga ngayon, hindi nga kami sure sa'yo eh. I call bullshit. Magda-drop ka kasi sure ka na. And when in fact, entrepreneurship involves risks. Kahit sino na malalaking negosyante, marami akong kilalang malalaking negosyante, hanggang ngayon nakasusunog pa rin ang ibang mga negosyo nila because it involves risks. Ngayon, alam mo kung sino ang nagsasabi na sure ka na? Yung mga estafador. Kasi isang elemento ng estafa, yung mga investment scams, isang elemento yan, yung sure. Sigurado ang kita dito. Ganun yun. You are eliminating the risk dito sa sinasabi mo na sure ka na, sure ka na. Kung negosyante ka talaga, alam mong walang negosyo na sure. Alam mo rin ngayon na narinig mo dito na kapag pinapromise mo sa mga tao na sure yung mangyayari sa kanila at pinasok mo, o yung kikitain nila ay sure yung kikitain nila, tapos pumasok sila sa negosyo, pwede kang makasuhan ng estafa. Kasi panloloko na yun. You are eliminating the risk in business. Yung mag-drop na ako dahil tinatamad lang mag-aral. Ayun kasi pagkakamali ng mga tao na sabi pa lang ng mga sakit. Anong pagkakamali ng mga tao? Pagkakamali mo yun kasi ikaw yung nagpa-drop sa tao na yun. My goodness. Successful ng mga tao, mag-drop ako. Sakto ayoko mag-aral. Ayun yung pagkakamali nila. Bibigyan ko. Oh, tapos magpapaano kayo ng sugal. Ewan ko sa inyo. Maraming salamat mga batas natin. Dalawa lang yung live stream natin ngayong gabi. Bawi ako sa susunod. Maraming salamat. Patuloy po tayo na maimbing dahil alam natin na yung natutulog na maimbing, siya yung laging panalo. Paalam pa pansamantala. Happy weekend.